Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, ang topic natin ngayong gabi inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang taon ang lumipas, no? 1400 years ago ang lumipas patungkol sa fitna na ito. Ang sabi niya, fitna. Nung binanggit niya, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga senyales, ang mga hudyat ng araw ng paghuhukom. At kasama rito, ang una binanggit niya ang kanyang pagkamatay. So nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating siya, yan yung unang senyales na malapit ang araw ng paghuhukom. Tapos yung mabuksan yung Baitul Maqdis. Yung Baitul Maqdis na tinatawag, ito po yung sa Palestine. Ha? Palestine. Apo, sa Palestine. Yung Baitul Maqdis, yung unang kibla, nabuksan ito sa panahon ni Masha'Allah, Umar bin Khattab radiyallahu an. At nabanggit din dito, thumma fitnatun la yabqa baitan min al-Arab illa dakhalatun. Pagkatapos yung fitna na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung fitna na ito na dumating, walang isang bahay, kahit isang bahay, maliban na lamang na pinasok ng fitna na ito. So, ibig sabihin, ano kaya yung fitna na ito, no? May idea kayo kung ano yung fitna na ito? Sabi, lahat ng bahay, yung mga Arabo, bakit hinalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga Arabo? Sapagkat yung mga Arabo noong araw, mahihirap lamang sila. Isa rin sa nabanggit nung dumating si Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ito ay napag-aralan natin sa Al-Arba'un an-Nawawiyah, yung sinabi niya, sabihin mo sa akin yung mga sinyalis ng araw ng paghukom. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa antara al-hufata al-urata ri'a'a sya itatawaluna fil bunyan. Yung makita mo yung mga tao na naglalakad na walang tsinelas, tapos walang damit, yung mga tagapastol ng tupa, may hirap lamang sila eh. Noong araw, yutatawal na feel bunyan, bigla ang magpapaligsahan sa pagpapalakihan ng bahay, pagpataasan ng building. Eh, yung senyales ng araw ng paghukom. Sila yung mga Arabo. Ngayon, masyala yung mga gusali rito sa gitnang silangan. Dati, Duserto. Ang tawag pa nga dati, yung ibang mga Pilipino nga, tawag sa mga Arabo, hanggang ngayon, Badu pa rin. Pero kung titignan mo yung technology rito, ang layo sa Pilipinas, di ba? Tapos niyan, may isa pang fitna na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung fitna na ito, mga kapatid? Lahat, sabi sa hadith, la tada' baitan minal Arab, walang bahay, maliban na lamang na pinasok ng fitna na ito. Sinisira niya yung utak ng mga tao, ng mga lalaki, ng mga babae. Ano yung fitna na ito? Allahu Akbar. Ito ngayon, sabi ni Sheikh Salih Al-Fauzan, ito yung internet, yung social media. At tawasul ijtimai na tinatawag. Bakit? Wala ka nga sa, hindi ka nga lumalabas ng bahay mo, nasa loob ka lang ng bahay mo, ngunit nanonood ka naman ng mga haram. Nakakita ka naman ng mga haram. Sa bahay ka lamang. Ultimong yung mga babae, inaalagaan. Pero kung ano pinapanood, mga Koreano, nakakalungkot nga isipin eh. Sabi ng isa sa mga tula ng Arabo, wa kullu dumu'in asa tawbatan, sana lahat ng pagluha, ito yung sa araw ng Arafah, sa lahat, sa bawat pagluha na lumalabas sa atin, asa tawbatan, sana yung bawat pagpatak ng ating luha, ito ay tawba. Ibig sabihin, pagbabalik loob kay Allah, pagsisisi sa mga kasalanan, pag-iwan sa mga pagkakamali na ating ginagawa. Pagbabalik loob kay Allah sa madaling salita. Sana bawat patak ng luha, ganito. Ngunit, yung iba sa atin, bawat patak ng luha, naalala yung kasitahan niya. Oh, naalala yung, okay, nanonood ng Korean novela, mga drama, tapos umiiyak siya. Ganun, umiiyak yung mga tao. Yung iba naman, utang, baon sa utang, kaya, Allah, tulungan naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabayaran natin mga utang, pagkukulang sa ating pananampalataya at pagkukulang natin sa mga tao. So mga kapatid,
ang fitna na ito, ito yung social, ito yung at-tawasul ijtimai, yung social media, na sinasabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang taon nang lumipas? 1,400 years, sabi niya, may fitna na darating. Maliban na lamang ang lahat ng bahay ay papasukan ng fitna na yan. Sa panahon pang kasalukuyan, ilang porsyento ng mga naninirahan sa atin na mayroong internet? Siguro sa Saudi Arabia, eto, lahat meron, di ba? 99 o lahat na? Ang sabi kasi, hindi condition yung bawat, hindi sinasabi rito, bawat isa meron. Ano yung sabi? Bait. Ano yung ibig sabihin ng bait? Sa Tagalog? Bahay. So, ibig sabihin ito, isa sa mga nakatira sa bahay nyo ay mayroon? Mayroon yun. Pinasok niya. Ngayon, yung cellphone, yung laptop, yung TV, pinasok na ba? Dito sa gitnang silangan? Meron. Ayun yung fitna, mga kapatid. Ang tanong, papaano mo gagamitin yan? Yung cellphone, ano ba yung hukom ng Islam sa paggamit ng cellphone? Yung paggamit ng Facebook, paggamit na panonood ng YouTube, yung paggamit ng bagay na yan. Ang hukom sa Islam niya, sa Islam, para yan sabihin natin, baso. Yung baso, paano gamitin yung baso? Kailan magiging haram yung baso? Kapag yung baso ay naging, ha? Napag-aralan sa hadith. Kapag yung baso, yung pinggan, yari saan? Sa ginto. Haram siya gamitin, di ba? O di kaya, hindi nga siya yari sa ginto. Yan, yung baso na yan. Kapag ang nilagay mo sa baso na yan ay tubig, juice, shay, ano yung hukom niya? Halal siyang inumin. Pero pag ang nilagay mo dyan is alak, ano yung hukom niya? Ha? Haram. So ganito, mga kapatid. Yung fitna na yan na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakatakot, senyales siya ng araw ng paghuhukom. Ngunit ang matalinong Muslim, hindi niya inaantay ang araw ng paghuhukom. Ano? Hindi niya rin inaantay kung kailan siya mamatay. Ang matalinong Muslim, laging handa. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Ang taong matalino anya, man dana nafsah. Siya na laging sinusuri ang kanyang sarili. Ngayong araw, nagawa ko ba ang aking obligasyon bilang isang Muslim? Ako ba ay nakapagdasal ng 5 beses isang araw? Na-late ba ako ng takbiratul ihram? Ito, yung sa kayamanan ko, umabot na ba sa pagbibigay ng zakah? Yung utang ko ng buwan ng Ramadan, nabayaran ko na ba? Yung mga katanungan, yung karapatan ng aking asawa, karapatan ng aking mga anak, nabigay ko ba? Nakasakit ba ako ng damdamin ngayong araw bago matulog? Mandana nafsahu. Yung lagi niyang sinusuri ang kanyang sarili. Ang sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Litisin ninyo ang inyong mga sarili, timbangin ninyo ang inyong mga gawa bago dumating ang araw na kayo ang titimbangin. Yung gawa na ninyo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang magtitimbang ng inyong mga gawa. Kaya habang nandirito tayo, sinusuri na natin ang ating mga sarili bago tayo matulog. Napakalaga nito, mga kapatid. Wallahi, habang nandito ko sa Saudi Arabia, na ikaw ay nasa sa pamumuhay ng Islam, malaya ka, masagana ka, hindi ka mahirapan. Kaliwat kanan, naririnig mo yung adan. Kumbaga taong tamad na lamang yung hindi magdarasal. Naririnig niya adan, kaliwat kanan. Haya Allah salam. May mga matawa pa nga. Sala, sala. Di ba? Hanggang ngayon, may mga matawa dito, paikot-ikot. As-sala, rahimakumullah. As-sala, sala. Pinapaiwan tayo. Nag-adan na nga yung muaddin. Tapos, tumatawag pa yung mga matawa para sa sala. So, ito yung taong matalino, mga kapatid, yung laging sinusuri ang kanyang sarili. Pangalawa, katangian ng taong matalino, wa'amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. At pinaghahandaan niya ang kanyang gumagawa ng baon para sa kanyang kamatayan. Baon ang hinahanda niya. Nandito siya sa mundo, gumagawa na ng mabuti. Lumalayo na sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung taong matalino, mga kapatid. Gumagawa ng kabutihan.
Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal Quran, fastabiqul khairat. Magpaligsahan kayo anya sa paggawa ng kabutihan. Hindi sinabi sa atin, magparamihan kayo ng asawa. Hindi sinabi sa atin, magpagwapuan kayo, magpagandahan kayo, magparamihan ng kayamanan, magparamihan ng anak. Hindi din sinabi sa atin, magpayabangan kayo. Hindi. Ano yung sabi? Fastabiqul khairat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ito pa. Wasari'u ila magfira. Magmadali kayo anya tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon. Wasari'u ila magfira. Hindi kayo magmadali sa ano? Makapag-asawa ng dalawa, tatlo, apat, magparami ng anak, magparami ng kayamanan. Nagmamadali kayo. Wala tamuddan na aynayka ila mamatta'na bi azwaja minhum. Zahrat al-hayati dunya li naftinahum fi. Warizku rabbika khairu wa abaqa. Ang biyaya ni Allah, ang pinakamabuti para sa atin. Tandaan natin. Ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung taong matalino. Kaya huwag natin antayin yung araw ng paghuhukom. Alam na natin. Yung iba sa atin, alam yung mga senyales ng araw ng paghuhukom eh. Pagkawala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating siya rito. Di ba? Yung pagdami ng mga babae, naglabasan na. Tapos yung apoy na lumabas sa Madina, nangyari yan. Malaking apoy, lumabas yan. Mga araw ng paghukom. Tapos ito, yung internet na ating tinatalakay ngayon, walang bahay ng Arabo maliban na lamang na pinasok niya. Hindi lamang mga Arabo, pati sa Pilipinas. Kung babalikan natin noong araw, ang Pilipinas, napakalayong bansa. No? Pero bakit ngayon inabot na tayo? Bawat bahay meron. Tandaan mga kapatid na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayantiqu anil hawa. Hindi siya nagsasalita na naayon sa kanyang kagustuhan. In huwa illa wahyu yuha. Ito ay revelation mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung taong makitid ang pag-uutak, yung taong bobo, wal ajiz, ito yung mahina, yung makitid, no? Ang isipan, wal ajiz, man atba'a nafsahu hawaha, yung lagi sinusunod ng kanyang kagustuhan. Ang tao, na kung ano yung magustuhan niya, lagi niyang ginagawa, wala siyang pakialam, halal ba o haram? Wala siyang pakialam sa pinapanood niya, mabuti ba o maganda? Sa kanyang naririnig, sa kanyang mga kaibigan, eto mga kapatid ha, utos ng Islam, tandaan natin, utos ng Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Wala ka dapat maging kaibigan, maliban na lamang na isang sumasampalataya. Dahil yung mabuting kaibigan, hahatakin ka niya. Ang mabuting kaibigan, kapag nangihina ka, papalakasin ka niya. Ang mabuting kaibigan, hindi ka niya hayaan bumagsak. Ang mabuting kaibigan, nandyan kapag ikaw ay may pangangailangan. Ang mabuting kaibigan, pinapatibay ka niya. Pinagdudua ka niya. At yung masamang kaibigan, ang layunin mo naman, sinasamahan ko, baka magbago. Walang problema makipagkilala ka sa kanila. Samahan mo sila. Ang tinutukoy rito, yung mamahalin mo sila, yung araw-araw sila na yung kasama mo, yung mga gumagawa ng haram, wag, mali yun. Paano kung madamay ka sa kanila, dumating yung parusa ni Allah, kasama kanila. Wattaku fitnatan la tusibannal ladhina zalamu minkum khassa. Yung sabi ni Allah. Matakot kayo anya sa fitna ni Allah, sa pagsubok ni Allah, sa parusa niya. Na yung parusa na yan, ay special lamang sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Pero bakit madadamay? Kasi nandoon. Kaya nga yung hijra min daril kufur ila daril islam, ito ay wajib. Yung ikaw ay nakatira sa lugar ng mga kufur, pupunta ka sa lugar ng mga muslim. Bakit? May condition nito ha. Kapag hindi mo kayang magsala, kapag hindi mo kayang magsala, itayo yung mga sya'air ng islam, yung mga simbolo ng islam, hindi mo kayang itayo, wajib sa iyong pumunta sa lugar ng mga muslim. Pero kung nakatira ka sa lugar ng mga kufar, nakapagdaawa ka, nakakapagsala ka, walang problema, manatili ka ron. Pero kapag hindi mo kayang itayo ang mga simbolo ng Islam, tulad ng sala, tulad ng pag-aayuno, pagbabasa ng Quran, at iba pa, wajib sa iyong lumipat sa lugar ng mga Muslim. So tayo mga kapatid, dapat pinipili natin ating mga kaibigan. Kasi kung yung kaibigan mo, uminom ng alak, mga gumagawa ng haram, hindi mo alam para pag dumating parusa niya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang kampante. Sabihin mo, nandito ako sa Saudi Arabia, mabuti naman sila. Paano pag biglang gumuho yan? Gusahan na yan. Kasabay mo sa sakyan, mga masasamang tao. O, di ba? Mahilig makinig ng haram, kumain ng haram, manood ng haram.
Tapos, ma-aksidente. Damay. Kaya ang isang Muslim, isa sa pinangalagaan ng Islam, yung daruriyatul khams, yung buhay, yung utak, inaalagaan natin yan. Yung utak, yung buhay. Kasama sa mga limang bagay na dapat natin alagaan. At kabilang sa mga gawain upang mapangalagaan ang ating utak, sa kaibigan. Pagpili ng kaibigan. Ang ating sarili, pagpili ng kaibigan. Sapagkat kung ang kaibigan mo, lagi kang binubulungan ng masama, inutusan gawa ng masama, pasisira na yung utak mo. Ilan sa mga taong matutuwid, hindi nagsisigarilyo. Natutong magsigarilyo dahil sa kaibigan. Natutong uminom ng alak dahil sa pagiging kaibigan. Naging babaero dahil saan? Dahil sa kaibigan. Naging sabungero, naging nagsusugal, dahil saan? Sa kaibigan. Marami. Siguro bakit sa atin, nasubukan natin yan dahil sa kaibigan. Di ba, bro, isa? Di, marami yan. Graduate. At ang iba pa, at ito pa, yung mga nagbalik Islam dito, sa Saudi Arabia, malakas yung pananampalataya, pero dahil sa kaibigan nila, sa pag-uwi ng Pilipinas, hindi naganap ng masjid, hindi naganap ng mga Muslim, yung pinili niyang kaibigan, yung mga dati niyang kaibigan, siya yung nahatak. Marami tayong kilala niyan. Ay, bro, isa? Marami? Meron. Marami. May kilala ka talaga? Masya'Allah. Gabayin naman sa lalang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung taong matalino, mga kapatid, wala ajiz, yung taong makitid ang pag-uutak, yung laging sinusunod ng kanyang sarili. Watamanna ila Allahi al-aman, ito na. At laging umaasa kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Pero hindi naman gumagawa ng paraan para patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa ngayon, tayo, marami tayong plano. Bago dumating ang Ramadan, inshallah, magpa-fasting talaga ako. Magbabasa ng Quran. Magbabago talaga ako. Ilan sa mga tao nangarap, hindi naabutan ng buwan ng Ramadan. Nangarap na lamang. Umaasa. Si Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad. Al-Ghaffar. No? Ghafurur Rahim. Maawain, mapagpatawad. Pero salita lamang, hindi naman gumagawa ng paraan para siya mapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. So problema yun. Nangarap maabutan ng buwan ng Ramadan? Naabutan nga ng buwan ng Ramadan. Masipag lamang sa una, dalawa, tatlo, pero pag huli, nahatak na naman ang shaitan. Problema. Ito yung nakakatakot. Ang nakakatakot, mga kapatid, yung tayo ay datnan ng kamatayan, wanahnu fil ghafla. Tayo ay pabaya. Alam natin yung tama, pero hindi natin ginagawa. May isang Amerikano, doon siya, pwede paano niya, siya. Yung siya. Barakallahu fik. May kwento ako sa inyo. May isang da'i, may isang da'iya, Kuwaiti. Isa siyang Arabo. Pangalan niya Ahmad Al-Qahtani. Pumunta siya sa Amerika, tapos may pumunta sa kanyang Amerikano na balik Islam. At yung Amerikano na ito na balik Islam, galit na galit sa Arabo na yan. Sabi niya, Assalamu alaikum. Tapos, meron pa siyang sinabi na dua na hindi maganda. Sabi niya, masama kayo, mga Arabo kayo. Sabi niya, gulat yung Arabo, bakit naman? Sabi niya, tapos yung Amerikano to umiiyak kasi balik Islam siya. Sabi niya, hinayaan yung mamatay ang nanay at tatay ko na hindi mga Muslim. So, nagtaka siya, bakit naman? Ipanaliwanag niya, hindi kayo nagdadawa. Hindi niya pinaparating yung Islam. So, tumatak sa isipan ito ng Arabo na ito. Totoo nga naman, ang mga sahaba radiyallahu anhum, ang mga sahaba, radiyallahu anhu, pumunta sa Damascus, sa Iraq, sa Syria, para magdawa, sa Yemen, di ba? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'ad, innaka sata'ti, qauman min ahli kitab. Katotohanan, o Mu'ad, ang matatagpuan mo yung mga taga-Yemen na ahli kitab, sila yung mga Kristiyano at Hudyo, mga Hudyo at Kristiyano. Fa'idha da'autahum, kapag magdawa ka sa kanila, ang una mong sasabihin, la ilaha illallah tawhid. Kaya tayo mga kapatid, wallahi tayo. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin na nandirito, tatanungin tayo ang sa kabilang buhay. Yung mga nakapaligid sa atin na hindi mga Muslim, dapat natin iparting sa kanila kung anong Islam. Obligado yan. Muslim tayo. Hindi obligado sa atin yung magbigay ng fatwa. Ang fatwa sa mga ulama lamang, sa mga mufti. Pero bawat isa sa atin, obligado ang magparating ng Islam. Kapag hindi ka marunong magdawa, alalakal, bawat isa sa inyo mga kapatid, meron ka kaibigan na Kristiyano, kapitbahay, dali mo rito sa Islamic Center.
Da'wah dito sa Alnikra. Ganito, kasi tatanungin ka. Yung Amerikano na ito umiiyak. Nanay, tatay niya, hindi dumating ang Islam. Hindi nadating ang Islam. So, sinisin niya yung Arabo na yun. Diba? Kaya tayo, mga kapatid, huwag lamang tayong puro pangarap. Magdadaawa tayo, magpa-fasting, magbabasa ng Quran, mag-aaral. Hindi, dapat may gawa. Tandaan natin, ito yung panghuli, at tamanni bila amal, kasyajaratin la thamara fiha. Ang isang pangarap, ang isang mithiin na walang gawa ay parang puno na walang bunga. Ilang taon na tayo nangarap matutunan basa ng Quran? Diba? Inshallah tayo, natututo naman tayo. Dito naman si Ustad Nur dyan, tuloy-tuloy yung pag-aaral. Tandaan natin, huwag na huwag tayong mawala ng pag-asa kay Allah. Ako, si Nur dyan, yung iba mang Ustad dito, hindi kami ang nagtuturo sa inyo. Tandaan yan. Hindi kami nagtuturo sa inyo. Daan lamang kami para kayo matuto. Daan lamang kami para kayo matuto magbasa. Para matuto sa Islam. Para makakuha ng kaalaman. Daan lamang kami. Ang tunay na nagtuturo, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya sa banal na Quran, Wattaqullah, yu'allimukumullah. Ito. Ang susi sa kaalaman, sabi niya, Wattaqullah, matakot kayo kay Allah. Umiwas sa mga kasalanan. Sumunod sa mga kautosan. Ang resulta, yu'allimukumullah, tuturuan kayo ni Allah. Ayun. So hindi kami nagtuturo, mga kapatid. Una, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtuturo. Siya yung muallim. Wa'allama Adam al-asma. Ang nagturo kay Adam ng mga pangalan, sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating ama. Ang nagtuturo din sa inyo rito, hindi kami. Daan lamang kami, mga kapatid. Ang tawfik lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Depende yan sa ating mga layunin. Sa ating mga intensyon. So hanggang dito na lamang. Wallahu alam. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.